Kasi ngayon, engineer dito sa Pilipinas o maski sa ang lugar, ano, meron na tayong tinatawag din ng mga tour. Alam mo naman, yung mga iba talagang very adventurous, ano, gusto nila talaga makita kung ano man yung nando sa ilalim. Although, yung mga tour dito din sa atin sa Pilipinas, yung mga submersible at saka mga deep sea tours na ito, eh, mas mababaw naman, ano, as compared dito sa mga tour sa Titanic wreckage. Pero, siyempre kahit paano, dapat meron din tayong mga pag-iingat, di ba? Anong mga dapat nating gawin kung meron mga ganito na mga submersible tours? Way back po, no, in 2013, yung tourist submarine po sa Boracay was based in Cebu that time. Yes. And actually, I experienced it po, yung yellow submarine. Mm-mm. Oo, so, yellow submarine. Yung yellow submarine po na yun, it can, if I'm not mistaken po, no, if it can go down to up to 40 meters po. So, mababaw lang naman po. Mm-hmm. So, hindi naman po siya masyadong dangerous. Mm-hmm. So, wala naman po dapat tayong ipatakot dahil lahat naman po ng marine vessels operating in the Philippines, including the tourist submarine, is regulated po ng Maritime Industry Authority. At nakakasiguro po tayo na bago po ito nag-operate, ay nagko-comply ito sa safety requirement based sa standards ng marina. With regards po sa safety rules, basic na po yun, no, yung regular crew training. Mm-hmm. So yung crew po ay nag-training yun, kasama yung evacuation, emergency plan, firefighting training, yun po. Pangalawa po is yung survey and assessment ng submarine by the marina. I'm not aware po, no, yung latest rules nila, pero most likely po, meron pong annual survey. So chine-check po yun, yung structural integrity at safety devices ng mga vessel to make sure that the vessel is safe po for the next voyages. Mm-hmm. At higit sa lahat po, since it's a submarine, eh dapat po nag-ooperate lang sila within maximum operation depth limit. So yun po yung mga safety po na kailangan po consider.